25 minutes after 6 a.m., tuloy-tuloy po tayo kasama sa mga pinaghahandaan ng DepEd ay ang kaligtasan ng mga estudyante sa lansangan. May kasama pa silang international superstar para tumulong sa kampanyang ito. Ang report natin ni MJ Marfori. Hindi na mabilang ni Teacher Marvin ang disgrasyang inabot niya dahil sa pagmumotorsiklo. Pero kahit ganito ang sinabit niya, mukhang wala siyang kadala-dala. Isinasakay pa niya sa kanyang motor ang kanyang 7 taong anak. Una, bago kami sumakay, ni-inform ko siya kung anong dapat niya maging ayos pagdating sa motor. Kasi mahirap yung basta ka nang sasakay, ang bata basta lang sasakay, hindi niya alam kung ano gagawin. Sabi ng Highway Patrol Group ng PNP, lalo pa tumataas ang mga motorcycle accidents sa lansangan. Sa unang 4 na buwan pa lang ng taong ito, mahigit sa 4,000 ang aksidente sa motor, kung saan mahigit 2,000 ang nasaktan o nasawi. Maraming motorsiklo, maraming nga. Overspeeding at swerving, yan ang pangunahing rason kung bakit nag-aaksidente ang mga nagpo-motor. Isa pa ang overloading, kung saan aabot sa 3 hanggang 4 ang nagsisiksikan sa iisang motor. Ang pangkaraniwang gumagawa nga nito ay ang mga pamilya na pilit pinagkakasya ang kanilang mga sarili. Nababahala naman ang Department of Education sa pagtaas ng kaso ng motor accidents. Kahapon, nagpamigay sila ng 1,000 road safety helmets sa mga estudyanteng hatid sundo ng motor sa eskwelahan. Kasama nilang nagpamudbud ng helmets ang international martial arts superstar na si Michelle Yeoh, na tumatayo rin bilang road safety ambassador ng United Nations. It is very important that you wear your helmet. This is to protect your children. Tinuruan pa ng aktres sa mga bata ng mga road safety measures kapag sumasakay ng motorsiklo. Pero nilinaw ng DepEd, kahit na namigay sila ng mga safety helmet, mas pabor pa rin daw sila na mag-commute na lang ang mga magulang sa paghatid sa kanilang mga anak. The importance is the parent themselves knows that there is the need for the safety of the children. That must be their primary concern. Not the ease of bringing them to school. MJ Marfori, News 5. Okay, patapos na ang summer pero lalo pang tumitindi ang nararamdamang init ngayon. Umabot na sa 38 degrees Celsius ang temperatura dito sa Metro Manila kahapon. Mas mainit kumpara nung May 19 na umabot sa 37.5 degrees. Sabi ng PAGASA, itong darating na 3 araw magiging maulap ang kalangitan ng may panakanakang pag-ulan. Natutulog ako kahapon ng tanghali. Saan? Sa bahay. Bahay pakiramdam ko eh, para akong nasa impyerno. Parang preview yan of the things to come, Bob. Pero sobrang init eh. Tapos ingat kayo sa heatstroke, dahil totoo yung heatstroke. Totoo talaga. Ang daming nadadali. Yung nanay ko, hindi niya alam na mukha na heatstroke na. Mami, eto uminom ho kayo ng tubig. Sabi niya, hindi naman daw siya lumalabas. Sa bahay lang siya, may electric fan. Pero nakakalimutan yung uminom ng tubig. Tapos tridor ang heatstroke, ha? Tridor yan. Isang pak. Sobrang init. Matutumba ka na lang. Hindi mo lang kung bakit ka nahihilo, pero yun. Ingat po tayo mga kapatid. Pag mulat mo ng mata, iba ng kaharap mo, dalawa lang. Either si San Pedro o yung kabila, yung may sungay. May tinidor. Dire-diretso pa rin po ang ating balitaan. Tinakbuhan ng isang kotse ang nakabanggaan itong motorsiklo na may sakay na 2 lalaki dito po sa Quirino Highway, Quezon City. Sa pulang balitang yan ni Benji Durango. Masaklap ang sinapit ng isang magkaibigan matapos sa salpukin ang rumaragas ang kotse ang kanilang sinasakyang motorsiklo sa Quirino Avenue, Quezon City, alas 8:30 kagabi. Durog ang kaliwang paan ng 2 biktima na tinakbuhan pa ng nakasalpukang sasakyan. Kwento ng mga saksi, nagkabulagaan ang 2 sasakyan sa kalsada na nagresulta naman sa trahedya. Nananawagan po ako dun sa bumangga sa motor na yan. Sana kayo na sumuko ng matiwasay kasi kawawa naman itong biktimang ito. Pinagkakaguluhan ngayon ang itong biktima ng hit and run dito sa Quirino Avenue sa Quezon City at hindi pa ito madala sa pinakamalapit na ospital. Ang kwento ng mga pulis, ang dahilan daw kung bakit hindi pa matransfer ito sa pinakamalapit na paggamutan, kulang daw sila ng stretcher na bubuhat dito sa biktima. Nakausap din ng News 5 ang isang Good Samaritan na humabol pa sa kotse.
Sa telepono na lang namin ito nakausap, pero kwento niya, isang dark-colored na Nissan Sentra na naplakahan lamang niya na NU655 ang pumasok sa isang subdivision ilang metro lang ang layo mula sa pinangyarihan. Sinubukan naming suyurin ang naitimbri sa ating pangalan ng subdivision sa pagbabakasakaling maispatan pa ang sasakyan at agad ding maireport sa mga pulis. Kapansin-pansin na ang mga sasakyang nakatakip ng trapal, hindi na ito nakita pa. Wala rin daw listahan ng mga gwardiya ng subdivision na mga plaka ng mga sasakyang pumapasok sa kanilang lugar. Aminado ang bantay na mahihirapan ng mga otoridad na mahanap ang sasakyan lalo na kung naitago na ito sa ibang lugar. Samantala, paunang Lunes pa lamang ang nailapat sa mga biktima dahil kulang ang pasilidad ng Bernardino General Hospital. Wala rin sariling ambulansya, kaya naantala ang paghahatid sa mga biktima sa Orthopedic Hospital. Benji Durango, News 5. Alam nyo, kahit na kayo'y nagmumotor, ako'y nagmumotor. Pag kayo'y nakamotor, dalawang gulong ho yan, napakahirap ho yan, ha? Kahit nasa right of way ho kayo, huwag nyo na ho pilitin na na-right of way ho, sa right of way ho kayo, eh hindi kayo babanggain yan. Lagi nyo hong i-anticipate, ha, kung kayo nakamotor, na yung nakabuntot sa inyo, nasa unahan ho ninyo, eh hindi kayo nakikita. Oo. Yun ang titignan ho ninyo. Hindi porket ikay na o-overtake sa kaliwa ka, ha, wala kang pakialam, eh minsan ho hindi ka nakikita, nasa blind side ka nung side mirror. Eh. Alam mo naman itong mga driver ho natin sa Pilipinas, nakatingin lang sa side mirror. Hindi naman nila alam na may mga blind corner yung mga sasakyan na yan. Tapos pag bumusina ka pa, tititigan ka pa na masama. Oo. So, kaya kung kayo ho ay nagmamotorsiklo, konting ingat, dapat mas maingat kayo doon sa mga nagmamaneho ng apat na gulong. Eh kayo ho ay talo dyan. Lalo na yung mga may mga dalang anak. Nako. Tapos mariyot ka. Dalawang anak sa harap, si Mrs. may karga pang bata sa likod, eh, Panginoon ko. Eh, parin talagang iniimbita ang disgrasya. Samantala, tatlong hinihinalang holdupper naman ang nahuli ng mga otoridad sa Valenzuela matapos isumbong ng isang caretaker ng warehouse na pinagdalhan ng taxing ninakaw. Mm-hmm. Nagbabalik si Benji Durango. Tatlong notorious holdupper ng taxi na madalas daw mambiktima sa Quezon City at Valenzuela ang nasabat ng presinto 8 ng Valenzuela Police alas 11 kagabi. Kwento ng driver, galing Quezon City, sumakay ang tatlo sa kanagpahatid sa barangay Ugong, Valenzuela. Dito na siya tinutukan ng mga sospek sabay deklara na holdup. Kinilala mga sospek na si Edmarie Macayero, Carlo Baron at Armando Reyes, pawang mga residente rin ng lugar. Niligan agad ako ng isa. Yan nga po yung nahuli isa. Tapos sabi niya, tol, pasensya na. Kailangan lang eh. Yung asawa ko nasa ospital. Sabi ko, okay lang. Kunin niyo lahat, huwag niyo lang ako patayin. Kakun, may pamilya din ako eh. Yun, tapos tinutukan ako ng baril ng isa, nakatutok ng kutsilyo sa tagiliran ko rin. Tapos pinababa nila ako. Na-recover naman ang kinaranap na Rosplat taxi na may plakang PWA650 sa loob ng isang warehouse. Sa tulong ng ilang mga tagaron, naituro ang pagkakakilanlan ng mga sospek, pati na rin ang safe house nito, kaya agad din itong naaresto ng mga pulis. Pagbalik namin dito sa compound na to, may nakapagturo na nandito nga yung taxi dito sa compound. Then pag-verify namin, yun nga hinahanap namin na taxi. At nakilala pala yung mga sospek. Na-recover sa mga sospek ang isang kalibre 38 na baril. Wala na ang na-hold up na pera. Pero hinala ng mga pulis, malamang na balak pang katay ng mga sospek ang taxi, kaya itinago pa ito sa liblib na lugar. Benji Durango, News 5. Bago po tayo mag-break, painggan muna natin ang isa pa sa mga maraming tropa ni Juan Lu. Mm-hmm. What's up, Mang Kaloy? Mang Kaloy! Magandang umaga po sa inyo, mga sapulera at mga sapulera. Kasama ko po ngayon si Mang Kaloy. Mang Kaloy, bumati po kayo. Bumati po kayo ng good morning. Umaga na daw? Umaga na ho, umaga na. Eh, nagandang umaga sa inyo ng Sadungero at Sadungera. Hindi po sa Bungero. Sa pool po ito, sa pool. Sa pool, hindi po ito sabong.